tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Well, siyempre, lahat naman ng batang 90s nagsimula sa e-heads. Sino ba? Sino bang hindi magsisimula sa e-heads, di ba? So talaga ano eh, ang pinaka, actually pero nakakatawa, ang pinaka-unang cassette tape na binili ko, Francis M. Oy. Yung debut album niya talaga, oo, 1992. So, pero yeah, ang pinaka talaga unang naging favorite ko ng artist is Eraserheads talaga. Yun talaga. So ano, malaking influence sa akin kasi nga, dahil ano, band eh. So parang yun naman yung karamihan na naging influence ng mga 90s na banda. Na, 90s kids, ikaw man. So yun. If you're gonna base it sa theory, sa music theory, parang wala naman din pagkakaiba. Pero nagkakaiba mostly sa pagkaka, sa manner ng pagkakareglo, pagkakanta, yung style, yung groove, yung energy, parang iba yung ano eh. Kumbaga kung masakit, kung love song siya, may in love ka. Kung breakup song siya, talagang mararamdaman mo yung breakup. Kung tipong parang rock out lang siya or parang masaya, talagang mararamdaman mo yung saya. Parang gano, kumbaga parang sa juice, iba yung timpla. Ganun siya. Sinabi mo nga, ibang timpla ang OPM niya. Oo, iba. Matamis. Sweet na sweet or bitter na bitter. Yan, oh. O, depende kung ano nararamdaman mo ng oras na yun. Pero ano naman, tulong-tulong na lang kami tatas sa paggawa ng music sa bagsak, sa ganun. So, yeah. Pero matagal na actually siya. Yeah, matagal na actually yung kanta, ano, actually even before pa ako sumali kina Joven, kasi sino Joven dati, may banda na talaga dati, magkasama na sila ni Michael dati. So even before ako sumali nung parang around March 2013, buuning kanta talaga. So parang ang nangyari, mas na-develop na lang yung kanta over the years. Yun. Ano, may pag-orange and lemons kayo. Tapos, yung nagustuhan ko rin sa kanya, ano, nabigay niya rin yung identity pa rin ng, ano, ng Eraserheads kahit o paano rin. Yeah. And ang ganda ng mix niya. Yeah. And ano, it's really inspiring para sa akin. Kasi it's my first time to hear that kind of song. Okay. And, not bad. Thank you for sharing. Galing, Ace. Dahil dyan, so... Wala lang naman. Just an age. Right from the heart, that's it. Pati arrangement, ganun din eh. Kumbaga kung ano yung gusto mong sulatin nung time na yun. Kasi ako din minsan, parang, hindi ko naman, pag nagsa-songwriting ako kadalasan, hindi ko parang sinasabi, ay, gagawa ko ng love song. Ay, gagawa ko ng parang action song or like, parang inspiration song. Kung ano lang yung story na pumasok sa utak ko, tsaka ako na lang siya susunod, whether it's love song, breakup song, or parang galit ka sa mundo, yung ganun. So, yeah. Ganun. Alala ko pa nga dati, I used to do it for a lot of organizations from dati. Correct. And it's also really inspiring din, kasi sa tap na, ano, na nabibuild up mo yung value mo as a person. Nabibuild up mo rin yung mga relationships mo with others. Oh, ganun niya. Ang importante Freelance. Yep. Tapos, syempre, pag nag-freelance din tayo, nakaka-handle din tayo ng mga iba't ibang mga client and opportunities. So, sa next question natin, stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.